kayo ay lalabas na outside of your community because you're going to be allowed under MECQ if you are involved in an industry Hi, magandang araw po mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. At mahalaga po sa buhay natin ang araw na ito habang tayo'y nasa kasalukuyang krisis na ating kinaharap sa loob ng 2 buwan. At patuloy nakakaharapin sapagkat ito po ang bagong kabanata ng pamumuhay natin sa araw-araw sapagkat today, effective na po na ang Maynila will be under MECQ, mga kababayan. At patuloy itong magiging krisis sapagkat mga kababayan, hindi kaila sa inyo na patuloy ang paglago ng COVID-19 sa buong mundo. Sa mundo ngayon, humigit kumulang 4 na milyon na ang infected at patuloy na lalago. Depende sa ating behavior as citizen. About 300,000 people died already, succumbed from this deadly, treacherous virus or coronavirus. Sa mga pamilya na naulila, nakikiramay po kami sa inyo. Nalulungkot po kami. Wala akong mapiling salita kung paano pahupain ang inyong nararamdaman sa pagkaulila sa inyong mga mahal sa buhay. Sa kabilang banda, nakakakita naman po tayo ng pag-asa sapagkat napapabalita rin na marami namang nagre-recover na na-infect ng coronavirus. Salamat sa Diyos. Pero mga kababayan, natapos na po ang halos 2 buwan ng ECQ ng lungsod ng Maynila. Ngayon, papasukin natin ang ikalawang bahagi o dahan-dahang pagbangon ng ating bansa at partikular na ng ating syudad. Mahalaga na malaman ninyo mga kababayan, ano nga ba ang naging katayuan ng ating lungsod sa loob ng ECQ? At ngayong araw na ito, kung hindi po kalabisan sa inyo, ay please continue to watch the entire program for your information and guidance. And if I'm not asking too much, please share this broadcast of the city and the summary of the city tungkol sa 2 buwan ng buhay natin. At ano naman ang gagawin ng inyong pamahalang lungsod sa mga darating na linggo, buwan ng taon na ito? At hindi natin masabi na baka itong buong taon na ito ay mananatiling bahagi ng buhay natin ang pagkabagabag, pag-aalala, at baka malagay pa sa alanganin ang ating mga kalusugan at ng ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Kaya po, I hope you share this broadcast to your loved ones so that they will be properly guided. The next effort of the city needs your cooperation. Sapagkat unti-unti na po tayong pag-normalize dahil napakahirap ng pinagdaanan natin. Damandam ako po ang hirap ninyo sa loob ng 2 buwan. At lahat tayo naapektuhan. Economically, yes. Livelihood, yes. Emotional, yes. Psychological, yes.
That's why we have to move on, mga kababayan. We have to move on and continue fighting together against COVID-19. Hindi tayo dapat magpatalo sa ating kalaban. Although, ang kalaban natin minsan hindi napapansin, traidor, at nakamamatay. Pero kailangan suungin natin ang direksyon at daan tungo sa maayos na kinabukasan. We cannot live under fear or mamumuhay tayo ng parabang pinuposasan ng isang krisis. Kailangan natin tatagan ang ating kalooban. Kailangan natin palakasin ang ating mga sarili patungkol sa kalusugan. Kailangan natin mag-ingat. Yan ang mga bagay na mangyayari na sinasabi nga, if I may borrow their words, the new norms. And if I may put it in right perspective, the new normal social behavior. Bago po ko magpatuloy, mga kababayan, nais kong i-share sa inyo itong mga datos bilang buod ng ating sitwasyon at marapat at dapat nyo lamang malaman nasaan na nga ba tayo sa krisis na ito. Ano ang katayuan natin? Ano naging epekto ng mga bagay na ginawa ninyo, ginawa ng pamahalaan? At anong pwede natin pagsamasamahan sa mga darating na araw ng buhay natin under MECQ. And hopefully, later on, if we are going to behave properly, we'll be under GCQ and so on and so forth. And hopefully, someday, somehow, and I hope, soonest time, magkaroon na ng cure or vaccine against coronavirus. Malabas dito sa lungsod ng Maynila na ang nagdadala ng virus sa loob ng bahay ay ang mga taong mahilig lumabas ng bahay kahit ECQ. Kasi makikita ninyo sa aming datos, sa kapulisihan, ang mga nahuhuli na lumalabag sa curfew, mga nahuhuling lumalabag sa inuman, no? Party-party, bingo-bingo, boxing-boxing, ay nasa edad na 18 hanggang 39. So, madalit salita, mga kababayan, ang konklusyon ay yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay, mas behave sila sa loob ng bahay, mas lalo silang nasa loob ng bahay sapagkat ang mga nabigyan ng ECQ pass, no? Ayan ha? Para pagkaroon tayo ng visual sa mga datos na yan, ay yung mga edad na 18 hanggang 39. Sila ang lumalabas ng bahay sa kadahilan ng mahalagang bagay at yung iba naman walang kapararakan, no? At pagbalik nila, chances are na hawa nila ang kanilang mga nanay, tatay, lolo at lola. So, ibig sabihin, ang konklusyon dito, mga kababayan, yung mga 18 hanggang 39 na kayo rin ang unang magbebenepisyo, malaking porsyento ng 18 hanggang 39 sa bahagi ng ating syudad na mamamayan ay magbebenepisyo sa MECQ because sila yung working age. Malaking portion ng working class, working group ay 18 to 39. Kaya ang aming pong konklusyon, kami na nawagan kayong mga magtatrabaho na under MECQ, mas lalo kayong mag-ingat. Ngayon, marami bang namamatay sa edad na 18 at 39? Hindi naman po. Kabaligtaran naman. Babalik tayo sa lumang datos. Mas maraming naapektuhan ng mga lolo't lola natin, mga nanay at tatay natin na may edad na. Pero chances are, hindi po sila ang unang nahawa
at maihawa sa kanilang pamilya sapagkat bihira po silang lumalabas. Ang mga batang o edad na 18-39 hanggang 39, ito yung mga taong bumibili ng pagkain, nakikipag-socialize sa ibang tao. Kaya, ang aming paalala, under MECQ, kayo ay lalabas na outside of your community because you're going to be allowed under MECQ if you are involved in an industry na pinapayagan ng bubuksan o mga negosyong pinapayagan ng bubuksan under the new IATF rule. Kaya po, paalala, konting ingat as at mas maingat sapagkat totoo mababa ang edad, mababa ang porsyentong kayo ay masawi pero tataas naman ho ang porsyento na mawala ang inyong mga mahal sa buhay. At ang malungkot na bahagi nito, mga kababayan, baka lang hindi natin napapansin ang isa sa pinakamasaklap na sitwasyon na kung saan kapag nasawi ang ating mahal sa buhay, ang huli nyo silang nakita ay yung unang araw na dinala nyo sila sa ospital. Yun na lang ang alaalang makikita nyo. Hindi nyo po sila makakasama. Hindi nyo po sila mabibisita. Kahit na sila'y nasawi na, ni katawan nila hindi nyo makikita. Abo na po ang babalik sa inyo. Yan ang malungkot at kalungkutan na nararamdaman ng mga pamilyang nasawi sa COVID-19. So if you really love your parents, please take extra care and discipline because umaasa tayo na mapaligaya natin sila sa mga huling sandali man lamang nila dito sa mundo. Pero lahat ng iyan ay mababaliwala kung kayo ay magiging pariwara. Sumunod.